So, yun guys, gusto ko lang i-share sa inyo ngayong araw na to. Finally, nakapag-class na ulit ako sa native camp. And luckily, wala pang 5 minutes, nagkaroon na agad ako ng student. So, ayun. So, sorry nga pala guys kasi mahina lang boses natin dahil gabi na. And nakakahiya sa mga kasama ko dito sa bahay na mag-iingay ako. So, kaya ginamit ko itong headset. Sana malakas. Ayan. So, ganito ang nangyari. So, 10:30, November 1. Actually, ngayon 12 a.m. na November 2 na. So, 10:30, nag-try ako mag-online kasi, I mean, mag-open ng account sa Native Camp at mag-standby. And awa ng Diyos, hindi na disconnect yung account ko or ano bang tawag din, hindi na suspend kasi nga 2 months ako hindi nakapagturo. And after 2 months, so ayun, ngayon lang talaga. So here's what happened. So bandang 10:30 nag-online ako, tapos mga wala pang 5 minutes, may pumasok na agad na student. Sudden class, guys. Meaning to say, hindi siya book lesson. Kumbaga napadaan lang. Tapos, ganito yung nangyari. So, ang feeling ko, yung estudyante na pumasok na yun is the admin. Ayan. So, bakit ko nasabing admin? Kasi yung lesson na pinili niya is yung laging paulit-ulit na yun yung lesson na pinipili niya. Tapos, basta maraming beses na yung pinili yung lesson na yun. So, feeling ko talaga admin siya. At hindi siya nagpapakita ng mukha. Sa background niya, dun sa lugar niya, is may mga bumubulong, ganyan. Tapos may iba siyang kausap. So, ganun pala. O, siguro kaya pinasukan ako ng admin. Kasi, ilang months akong hindi nagturo. So, parang ini-evaluate nila ako. At, ayun. So, dahil first time ko, yung student ko na yun, nakalimutan ko yung call flow. So, ako naman, just go with the flow. May nakalimutan talaga ako dun. Kasi, sa call flow namin, or natin, so sa call flow, kailangan, di ba, greetings, and then, check kung yung audio, tsaka yung sound is okay, yung mic is okay, and then, introduce yourself, tapos ask mo din yung name niya. Tapos, ang nakalimutan ko is yung speed ng pagsasalita ko. Yun yung nakalimutan ko. Tapos, after nung mag-introduce na kami sa isa't isa, eh, nag-proceed na agad ako sa lesson. So, yun nakalimutan ko. Tapos, ang nangyari, wala mang 5 minutes na nagka-class kami, bigla akong na-disconnect. So, ako yung may kasalanan. Biglang nawala yung wifi, biglang namatay. Ayun, tapos minessage ko na lang yung admin na may nangyaring internet connection, ganyan. Tapos, minessage ko na lang din yung student. Then after that, wala pa ulit 5 minutes, may pumasok na naman. At this time, totoong estudyante na yung kausap ko. Dahil nararamdaman ko talaga na estudyante, na totoong estudyante siya. And base sa profile niya, tiningin ko yung profile niya, legit na student siya. So, ayun, luckily, binigyan niya ako ng 5-star. Ayun, medyo kinabahan talaga ako sa una kasi syempre first time ko ulit yun. After 2 months, first time. Tapos makakausap ko pa admin, di ba? Pero nung pangalawa, hindi na. Kasi madali lang din naman talagang aralin yung mga lessons sa Native Camp. Madaling tandaan kasi nandun na yung mga instruction ng mga dapat mong gawin. Kaya, ayun, magsasanay pa ako uli. Ipa-familiarize ko pa ulit yung mga lessons. Tapos, meron ako mga badges na naman na nadagdag. Kahit hindi ko sila in-ask sa admin, dinagdagan nila yung badges ko. So, dati 19 lang, ngayon parang naging 23 na. So, ayun, kailangan ko silang aralin ulit. Ayan. Tapos, ito pa, may problema pa ako. Ito yung problema. Nag-iisip ako kung itutuloy ko ba yung pagko-call center ko kasi
di ba nga nag-a-apply ako sa public. So, inuuna ko yung NC. Parang hindi ko kaya. Napagsabay-sabay yung lahat. No, NC, tapos sa public. Ganun. So, bala ko mag-apply na lang sa isa pang online teaching job bukod sa native camp at doon mag-focus. So, this time, gusto ko yung mga sure na book lesson, walang sudden lessons dun sa company na applyan ko. So, hindi ko talaga alam pa. Since November 11 pa naman yung aking start sa call center, eh, mag-iisip muna ako. Tapos, magta-try na din ako mag-apply. So, kung anong mauna, ganun. Ang hirap. Kasi, tapos ngayon, bumabagyo pa, diba? So, paano? Eh, doon naman, waterproof yung mga tao doon. Kahit may bagyo, ganyan, kailangan pa rin pumasok. Talaga. So, ayun. So, ayun lang yung gusto kong i-share. Nakakatuwa lang kasi, first time ko ulit mag-standby and then nagkaroon agad ako ng dalawang estudyante, diba? So, ayun, hindi nasayang yung oras ko. And there, and since today is Monday, another roll of ratings. So, ayun. Lakas na loob, nakapagsapalaran talaga. Pero, mabuti na lang binigyan ako ng 5-star nung estudyante ko. So, thank you. So, ayun lang, isa-share ko for today. And abangan niyo yung mga susunod na vlogs ko about sa application ko sa public para na rin sa inyo. Dahil ako kasi, hirap na hirap ako sa pag-aasikaso ng requirements ko. So, isi-share ko yung mga tips and yung mga dapat gawin para hindi kayo maligaw-ligaw if ever na gusto nyo mag-apply sa public school. So, ayun lang guys. And sorry dahil mahina lang yung boses ko. Pero sana naririnig nyo ako clearly. So, hindi ko na siya lalagyan ng background or sound effect. So yeah, that's all and thank you so much for watching this short vlog and I hope lagi kayong safe dyan kung nasaan man kayo. Kasi kami dito sa Manila ay sinasalantanan ng bagyo, lalo na dun sa aking province sa Quezon. So ayun, stay safe and you always pray. And yeah, that's all guys. And again, this is Teacher Jessa, and I hope you considered subscribing on my channel. Thank you for watching. You do have a wonderful day. Bye!